Hola, it's me again, Chacha, and welcome to my YouTube channel. And for today's video, sasabihin ko na yung secret ko, how I get 1,000 subscribers in just 1 month. So, bago ko simulan yan, shoutout muna tayo. Shoutout muna kay Lady May Bustamante, kay Princess Mika Omar, Lady Lynn Cornejo, Pema Nalang, Jonel Ortega, and kay Kateri Gore Navarro. So, thank you so much sa talagang pag-support niyo sa akin. Lalo na, na-meet na natin talaga yung 1,000 and I'm so very, very happy. So, bago ko start yung video, talagang sasabihin ko lang sa inyo na maraming salamat kasi hindi ako makakarating dito at hindi ko mamimit yung mga yung 1,000 subscriber kung hindi din dahil sa inyo. So, talagang yung video nito ay para sa inyo. And sana makatulong ako sa mga bago pang YouTuber and sa mga magbabalak na maging YouTuber na kagaya ko. So, keep on watching and don't forget to like, subscribe, and i-hit nyo na din yung notification bell para ma-notified pa kayo sa mga susunod ko pa or sa mga upload or bago ko pang i-upload na video. Meanwhile, so ayun ang mga kasenyorita, nagbabalik na ulit ako at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, hindi ko nadadamihan pa yung intro ko, hindi ko nadadamihan pa yung mga sasabihin ko, basta magdun na lang tayo sa straight to the point, sasabihin ko na talaga kung ano yung mga ginawa ko talaga, kung bakit ko agad na-meet yung 1,000 subscribers na talagang requirement ni YouTube para ma-monetize tayo. So, ito talaga, sobrang dami kong pinagdaanan bago ko siya ma-meet. And doon sa 1 month na yun, talagang hindi siya sobrang dali. Ang dami kong pinagdaanan. So, ito na nga mga kasenyorita, tuturuan ko na kayo. Bibigyan ko lang kayo ng 5 tips. Tandaan nyo ha, 5 tips lang to para ma-monetize agad at ma-meet nyo agad yung requirements ni YouTube. So, isa muna sa sasabihin ko muna, bago ko sabihin yung una kong tip is, wag na wag kayong makikipag-sub to sub. Yung iba, ginagawa talaga ng ibang YouTubers, lalo na yung mga new YouTubers na nakikipag-sub to sub sila. Pero, yan ang pinakaayaw ni YouTube. Gusto niya talagang solid na nanonood sa'yo. Kasi, once na nakipag-sub to sub ka, makikita din niya ni YouTube. I-spam ka lang din niya. So, mahihirapan ka lang. Tinry ko siya, aminado ako mga kasenyorita na tinry ko siya na makipag sub to sub, but at the end nagulat ako na parang sa halip na mag-gain yung subscribers ko, lalo lang siyang bumawas, parang lalo siyang tinanggal kasi namomonitor siya ni YouTube. So yung pinakauna kong tip sa inyo is continuous in uploading videos kasi kaya hindi nakaka-interesado yung mga manonood sa'yo kasi wala kang ina-upload na video, diba? So, yun yung gagawin yung una. Yun na yun. Wala nang ako masyadong i-explain. Kasi, pag nakita ng iyong subscribers or pag nakita ng iyong mga viewers na continuous ka lang nag-upload ng video, makikita nila, isusubscribe ka nila kasi maaano sila. Yun mga... No. Good content. Kailangan may good content yung ginagawa mong video. Hindi lang basta kailangan na makapag-video ka lang. Yun nga. So, meron, katulad ng ibang mga YouTubers, meron sumisikat kasi basta-basta na lang silang gumagawa. Pero sumisikat sila at nagte-trending. Pero ikaw, kung bago ka pa lang at magsisimula ka pa lang mag-YouTube or mag-upload ng video, kailangan mag-isip ka ng good content na talagang sa tingin mo is talagang kagigiliwan ng mga viewers at yun yung dahilan kung bakit susubscribe ka nila. Ang daming mga good content na pwede mong i-search sa YouTube na pwede mong gawin, katulad ng house tour. And tips ko lang guys sa paggawa ng content is huwag kang, sa pag nagsisimula ka pa lang, huwag kang mag-content ng agad-agad tungkol sa sarili mo. Yung napapawisan tuloy ako. Getting to know me, who I am, masayang ito ko sa'yo. Kasi hindi naman sila interesado sa'yo eh. Mas maganda talaga kung magkaroon ka ng content ng mga tutorials,
may kung magaling ka sa makeup, mag-makeup tutorials ka. Kung sa katulad ng iba, ginagawa yung pag yung mobile gaming, nagbibidyo sila ng tutorials, mga ganun. Mas madali ka pa makakapag-gain ng subscribers and mas madami pang mag-view ng video mo. And then, number 3 is love the way you do. Huwag mo lang gawin itong pag-YouTube dahil lang gusto mong kumita. Dapat gawin mo to kasi profession mo talaga to and gusto mo talaga to. And next, number 4 is use social media to promote your channel. Ang dami-daming social media. May Facebook, may Instagram, may Twitter. Ang dami-dami. Pwede mong ihikayat, lalo na yung mga friends mo. Katulad nga na sabi ko kanina, huwag na huwag kayong makipag-sub to sub. And the last one is be patient. Lahat ng ginagawa nyo ito is kailangan lang ng patience. Kasi talagang kung may patience ka, magagawa mo siya and talagang magtiwala ka lang kay God, magtiwala ka sa sarili mo, kung talagang mahal mo yung ginagawa mo, talagang ma-achieve mo to. So, ayun na mga kasenyorita, hanggang dito na lang nga. Basta sa akin, I'm so very, very grateful para sa inyo itong video ko and hopefully na magkasama pa tayo sa mga susunod na video and sa mga, sabi ko nga, sa mga new YouTuber dyan, huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi nag-start din ako dyan sa inyo. And just one month, kapag ginawa mo lang yung 5 tips na tinuro ko sa'yo, sure ako na mamonetize ka na agad and makikilala ka sa YouTube ng araw. So, ayun na nga, pasensya ko medyo maingay kasi malakas yung TV. And, ano pa ba yung sasabihin ko? I'm so happy talaga ngayon kasi dapat kahapon pa ako nag-video. Pero dahil nga, may ginawa kasi ako kahapon, di ako nakapag-video. And nagsasorry agad naman ako kasi ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video. Mahigit 1 month din ako hindi nakapag-upload kasi ang dami kong ginagawa. May online kaming ginagawa sa school. So I hope na maintindihan nyo yan. Pero sisikapin ko na susunod ng mga video. I hope na magkakasama talaga tayo ng solid. So hanggang dito na lang mga kasenyorita. And I hope na sana nagustuhan nyo ito. So I love you. Bye-bye.